Daan-daan overseas Filipino workers ang nagtungo sa tanggapan ng Department of Migrant Workers para idulog ang sahod at benepisyo na hanggang ngayon ay hindi pa nila natatanggap. Kabilang sila sa mga OFW na narepatriate nang magsara ang kanilang kumpanyang pinapasukan sa Saudi Arabia noong 2016. Narito ang report. Hinarap ng mga opisyal ng Department of Migrant Workers ang higit 170 na mga dating na-repatriate na overseas Filipino workers noong 2016. Kabilang sila sa higit 11,000 OFW na nawalan ng trabaho sa Saudi Arabia noon matapos mabangkarote ang pinapasukang kumpanya. Daing nila ang pahirapan sa pagpaparehistro online at nalalapit pa ang January 31 na deadline. Kasi yung pagre-register parang napakahirap para sa mga kasama namin, sa amin mismo, lalo na yung mga nasa probinsya na kulang sa kaalaman sa computer. Paliwanag naman ng opisyal ng DMW, ang mabusising online registration ay bahagi ng verification process para matiyak na mga totoong claimant ang mga nagpaparehistro. Handa rin ng DMW na magbigay ng technical assistance sa mga OFW. Ipararating din nila sa Ministry of Human Resources and Social Development ng Saudi Arabia ang daing ng mga OFWs. Ito, pag-uusapan natin with our secretary kung anong assistance ang gagawin natin, kung magpo-forma ba tayo ng isang committee or isang hotline para pwede nilang tawagan. Ipaparating natin mamayang hapon sa oras natin yung mga concerns ng ating mga Saudi claimants, Saudi OJER claimants. Paglilinaw din nila sa mga OFW na pinaproseso pa rin ng Saudi Arabia government ang claims ng higit 11,000 OFW na hindi nabayaran noon. Pero sa oras na maisaayos ito ng KSA, handa silang ibigay agad ang benepisyo sa mga OFW. I just want to tell them wala po yung pera pa sa amin. So they assured us na they're preparing for the trip of the department, of the secretary, and kami naman ay nag-aantay, but we want to tell our claimants, yung mga claimants ng Saudi OJER, and lahat pa, marami pa to eh, hindi lang itong kumpanyang to, na ang Department of Migrant Workers ready nang pumunta.